tatawin ko lang sana eh kung yun yung inaabangan ni Aaron kay Snap, ano na may inaabangan ngayon ni Snap kay Aaron? What could be a game changer for Aaron kung mapu-pull off niya? Actually, ang ano naman dito kay Aaron is alam, usual tower. Pag lumusot yung mga malalakas na attachments niya dito, ano to eh, pwedeng ma-overwhelm niya na si Snap. For example, pag tumagos yung heroic resolve and then nagkaroon siya ng value na nakabit niya and then na-activate niya. And then obviously yung ano, yung mga Sashimono, which is 1x. Okay, so hi, okay, sige lang. So, okay. Right off the bat, very bad agad. So, we see the opening flips. So, Aaron is the first player. Nandun na yung kanya, Hoti. Well, kung napapangitan naman sa kanyang flip, pwede niya naman itapon using Season of War, pero hindi niya ginawa. Ibig sabihin, gusto niya din yung gusto niya yung ganung, well, pwede na sa kanya. So we see here a secluded and haughty. So we see Snap playing student of the Tao with 3 fate. Which I think is expected. Kasi pwede niyang gawing tatakayan, niyang pang-uwi yan, pinsa lang. Pero bakit kaya si... Bakit kaya si Aaron nagplay ng adept than haughty? Nag-iipon. Oh, yes. And then, Hoti isn't very good against an isawang Morisedo din. So, parang walang ginagawa yung Hoti na yan. Medyo bad ba, flop nga yung Hoti. Pero hindi ba parang mas susceptible ngayon si Aaron to an assassinate? Tingnan natin kung may assassinate si Snap. So, meron siyang 1x. Siguro isusugal niya din. Pero meron naman mga Finger of Jade Sense si Aaron. So, ayun na. So, nagsasalita talking na siya. Okay. Highlight. Kanya favor. Ka-record po. So, yes. Okay. So, nakahiwi. Okay. So, nagre-record lang si Marlon if ever may mangyari sa... Kasi ang ating recorder, medyo nakaka-experience din ng technical difficulties. So, hopefully, meron tayong extra copy ng ating recording. Ayan. So, ayun. Naka-recording. So, ayan. Okay, so marami tayong backup. Okay. Hindi, yung sounds natin is being... Hindi, meron yan. Nagre-record si Nikki ng sounds natin sa Discord. So hopefully maganda yung ating labas. Minsan kasi weird yung sounds sa Discord. I mean, mayroong malakas, mayroong mahina. So yun. So Snap passes yung first conflict. Delikado din. So I'm assuming na walang assassinate tong si Snap. Kasi pwede siyang mag-attack. Assassinate eh. So wala siyang pwede naman din. Pero tingin ko ang ano dyan is delikadong tumama sa... delikadong tumama yan sa shameful. Sino unang tumama sa shameful matatalo? Or magiging at a disadvantage? So... Glory 5. Ang isang bagay na nahihirapan ako kay Phoenix, parang hindi ko sila mahanapan ng way to honor quickly. Hindi sila kasing accessible ibang clan to honor. Tapos meron silang plus glory na cards. I think ano na mas possible na yung yung mga honor shenanigans ng Phoenix now. Nung core pangit talaga, hindi walang support, pero nowadays paano na yan? Maganda naman na yung support niya. Pag na-honor usually yung Phoenix, hindi na siya napopotato unless Scorpion yung kalaban. Wala ka talaga magagawa. Pero any other clan, pag na-honor mo na isa dyan, usually tatagal na naman siya. Ayun nga lang, so meron din siyang mga cards na nagre-require ng honor, pero ganun talaga. Ayan, and then, ayan. So, ayun. Pwede na din. Maganda naman yung ano... Eh, maganda naman yan na sabi mo na ano, ganun talaga. Pero, I mean, nagbago na rin. Marami na rin lumabas na cards na support. Tapos, di ba, mayroon pang lalabas na ano yung celebrated. Yung
parang celebrated renown or something like that. So it will help against yung ganung types ng Phoenix decks. Ayan, so mumonolog na itong ating president, El Presidente. Sana may sarili siya, no, habang naglalaro. Nakaano siya. Hindi, meron niya. Nagsasalita Selfie talaga yan si Aaron. Tinatype niya lang para mas, para ma-experience din natin. Ayan, so. Pero mukhang tinataguan si Aaron ng mga big guys niya. Wala pang lumalabas, no? Turn 2? Okay lang yan. Ano pa naman yan? Sa ako nga. Sige, ikaw muna. Kasi, hindi mo, yan na yung mga pinaka-ano mo eh. Pinaka-panlaban sa mga pam. So, hindi mo talaga agad-agad ilalabas. Oo naman. So, mayroon time. So, feel ko naman, weird eh. Weird. Sabi nga ni Marlon Takte, ano nangyari? Kasi nga, parang past conflict sila all. So, pwede rin matelegraph no na walang mga clarity itong mga taong to. Ayan, so first is attacking na siya ng water. Sampuku. Seido. Para i-deny yung adept, tsaka at the same time, pag-trigger si Prodigy. So, yan na siya. So, pwedeng may mga court games itong mga to. Si Aaron is... Hindi naman niya habol yung bow eh. Habol niya yung ready eh. Ano yung wala. Sinecluded? Ah, air. Air yung secluded. Tignan natin kasi hindi ko nakita. Air yung secluded. Ang tanong bakit. Okay, na, air. Wala siyang gusto kabulin siya. Wala niya lack of a better choice. Okay lang naman. Tsaka ano, siguro air na yung pinaka hindi magandang i-attack na ring. Kasi pag... So, guaranteed makes sense naman siya. Yep. Kasi if, ayun, may shenanigans na nangyayari sa secluded tsaka sa counting ng rings for favor sa dulo. So, may mga ganong nangyayari. So, random lang. Hindi. Yun kasi yung guaranteed na kanya yung clean ring. Clean ring na niya yun eh, di ba? Parang... Oo. Pwede bakit niya na hindi i-attack yung ring yan. Bakit hindi siya kasi, nag-water? Walang use. Claim hindi, na yung para sa water? Adept. Para sa adept. Alam ko makiklaim na... Hindi na pala kailangan. Sorry, mali. Hindi pala kayo. Claim, lalabas ng claim. Pag tama ba? Tama ba ang intindi ko dito? Pag na-secluded yung isang ring, kanya yun, di ba? Oo, claim niya na yun. Hindi, claim niya na. Treat as claimed na. Pero paano pag nakuha? Ang sabi ni Snap dyan is, both kayong meron ng ring na yun for counting. Pero ikaw, pag kinuha mo yung ring na yun sa sarili mo, count as one lang siya. Ayan. So, yun yung mga kakaibang rulings na ng in or interactions na nangyayari. Ayan. So, yun na yung assassination play. Walang finger of jade siyang binaba. Siguro tinitipid niya rin yung kanyang finger of jade para sa big boys niya. So, ayan. So, Snap loses 3. Medyo ano tayo, medyo ayan. And then, siguro, pinaka-best play ni Snap dito is to play court games para lang lumaki itong Prodigy, maging 5-5, tapos tatayo naman siya ng mag-isa niya. And then, ready for defense na sila. Or hindi ba bet kung court games ay sa bagay, dito siya makakapag-political. Baka next conflict. Hindi ka dinitipid siya para student. Court games na yan. So, ika-counter court games mo lang yan. Tapos, yun na. Kahit so, hindi natin. Choppy ka, ah. So, ayun. Si ikaw, Chris. Sorry. Iniisip mo kasi. Tapos... Tapos, yeah. Mig, hindi kita masyadong naririnig, Mig, if ever, kung nagsasalita ka man. Hindi. Nag-analyze. Okay. Wala ko masyadong alam sa Phoenix eh. Lahat naman tayo wala alam sa Phoenix. Lang. Itong dalawang to yung magaling na Phoenix players natin. Yan. So, nga pala, battle for the Forgotten Library to kasi tataas ka na isa eh. Lalaman ka na isa, si Basa, natalo siya ni CK, ni Chris Key.
So medyo bumaba yung kanyang standing. Tapos ayun, so ito mananalo dito, lamang na siya ng one win for the Forgotten Library. So ito na yan. Na. So breaks the San Pucuseido, discarding the Secluded Shrine. Tapos walang targets for water, and then straighten. Ayan. So expected plays naman kay Snap. So yung sabi ko nga kay Aaron, nagtatanong siya kung anong pinakaiba nung parang nag-deck nila yung kay Snap. Simple lang yung deck. Siya, maraming moving parts. Pero ang maganda naman sa moving parts deck, pag kumagat lahat, kakagat lahat. Parang ganun. Ayan, hello, mate. Oh, nandito. Kami, ang ganda ng deck ni Snap. Sobrang, kaya mo siyang i-bend in any situation eh. Dun, baka dun mahihirap si, ano eh. Si Aaron, kung ano yung diskarte yung gagawin ngayon ni Snap. Parang semi tower. So agree. Oo, semi tower na yung kay Aaron eh. Kaya parang kailangan ng time to build. Di katulad siguro yung kay ano, kay Snap. Isang baraha lang kaya nang bumasag o dalawa. Kaya. Yun nga na. Agree. Aaron. Pag tumaas na si Aaron, wala na. Mahihirapan. Oh, that's the usual naman. Ayan, so kaya, puro on. So Adept of the Waves, atakin ko Roy. Uuwi lang to. Ay nako. Ayan, makikita natin yung strength ng Student of the Tao. So si Aaron, tignan natin kung ano yung kanyang mga conflict characters. Isawa Tadaka. So he has money to play Isawa Tadaka, pero hindi ni risk ni ano ni Snap. So itong Prodigy defending yung adept sa Earth Ring means most probably meron na siyang Tadaka in place, so papatungan niya na to. And then attacking military next turn for an honored Tadaka. So pero wala din palang value yung Tadaka now kasi wala pa siyang tao sa discard pile. Ang iniisip ko ba kasi student ang aatake, hahanapin niya si Shameful ni ano. Hanapin sa Shameful ni Snap para pwede siya pauwi, di ba? Kahit kalaban niya. Basta as long as Void Province, eh, di ba? Mm, pero isa lang eh. Isa so, lang. Feel ko naman yung... pwede din naman. Tsaka meron siyang mga eject from favorable ground. So marami pang avenues yung game. Marami pa tayong makikitang mangyayari kasi ano, maaga pa yung game and din ang dami nilang hand. So... At wala tayong unknown, idea paano mag-Phoenix. Meron naman na onte. Ikaw lang. Hindi ako kasama. Hindi. Simple lang. Yung case na simple lang siya na deck eh. Sobrang simple lang siya. Para ka lang nagno-normal deck. Maglaro ka lang na normal. Ganun lang siya. Tapos may extra tech lang siya. Yung kay Aaron, tower deck. So marunong ka naman maglaro nun, diba? Yan yung specialty ni Mig Tower. Yan, specialty ni Mig yan, Lion Tower. Basta wag lang siya matitilt. Joke. Pag na-tilt na, wala na makakalimutin na eh. Oo. So, mama ba si Froylan? Nandito ba si Froylan? Raise your hand, please. Wala, wow. Eh, ayaw niya. Video, ha? May video ba? Ayan na, nagsalita. Walang video na... May video nagre-record, pero walang video call. Katulad nung last time kay Marlon. Si Marlon kasi nag-record doon, naka-zoom siya. Hindi kasi sabi mo, si Razor Hand, sabi ko, paano makikita ba natin? Nakamit si Froy, baka gusto lang makinig sa atin. Ayan, so... Okay, ayan si... yung Tadaka. Pero si, surprisingly, si Aaron yung naglabas ng Tadaka. So pwede niya nang iuwi itong si... i-favorable out itong si Prodigy. Kasi walang move in tech si Aaron. Yan. Uwe ka, uwe. Ay, hindi, Manker pala, sorry. Akala ko nga, lukuhan yung ano eh, itong commentator. Seryoso pala kayo. Seryoso, oo. Hindi naman, hindi naman. Puro kalukuhan nga kami, tinrushed ako na si Mig kanina. Nauna na yung trash talk. Kumbaga sa akin, kasama yan.
Kasama yan, yung mga banter na yan, mga puro lang tayo kalokohan dito, pero yun talaga, dapat enjoyin natin ang L5R. Napakagandang game nito. Sana mapakinggan din ang mga bago. De, feel ko naman, ay, nako, mga ano, si sino nga yun, yung crab player? Nakikita ko siya palagi naglalaro. Parang ganun. Sabi ko, ayos to. Nagpa-practice. Learning. Mano naman. Parang ganun. Parang base something. So, props sa kanya. Shout out natin siya para if ever manood siya nito. Ganun. Okay, so, sa pinaka-newest member. Nanood to. Okay naman. At isa practice. Ah, nagtataka talaga ako dito. Bakit nilabas ni Aaron yung tadaka ng 1 feet na lang? Bakit? Hindi ko rin alam eh. Baka, well, meron naman yan. Malaki naman yung tadaka. Tapos, ang problema dun, nung binaba niya yung tadaka, hindi niya ata ginamit. Outside conflict yata. Outside conflict. Oh. Gets. So, okay. Makes sense. Ngayon pa lang. Pero, tataka lang ako bakit 1. Bakit nung sa 1 feet, hindi siya nag-abang ng bagong sugen niya na papatungan niya? Actually, no. Pwede nga dito sa Inspired Visionary, di ba? Gagastos lang siya ng 1 feet, pero 2-feeted na. Oo. Pero, well, pwede naman natin, kasi si Aaron din, medyo attached din siya dito sa kanya Inspired Visionary. Gusto niya lagi nakatayo yan. Oo, seryoso. For ano some siya? Reason. Hindi ano kasi niya yung inspired eh. Malakas yung inspired pag nakatayo siya. Oo, kasi kaya magdodo. Siyempre, iwo. Yes. Hinahabol so, yung dodo. Usually, pag inspired, nakatayo. Ganun. Oo naman. Dapat inspired ka lagi. Para nakatayo. Ganun. Ako. Ayan, so. Anong nangyayari? So, attacking, binigay lang. Nagpapasag. Bakit? Binigay niya na eh. Binigay na lang niya. So, gain 2. And then, ayan, so meron tong military attack. Military fire. Nako, makakalimutan niya tong student of the tao. Walang magagawa yan. Nakalimutan na niya yan. So, nakalimutan niya nga. Nakalimutan na niya yan. Na. Ay, hindi nag-defend. Hindi kailangan ng presence ng student. Malakas masyado student. Ay, oo nga pala. Sobra. Tuturo ka lang yan ng malayo. Ayan, ginawa na niya. Malakas masyado yan. Katlokohan niyang student of the tao. Basta void ring. Mas lugi pa yan pag seeker of the void yung kalaban mo. Lahat yan. Wala kang makaka-defend sa inyan. Kasi papauwiin mo lang sila. Nagyan mo pa ng City of the ano yan, Rich Frog yan. Tatlo yan. Nakabantayan si ano, si Scholar. Actually. Scholar ng bayan yan. Student of the tao. Tatlo yan, mapantayan niya. During a call. So, studios. Bakit studios? Para draw a card. Kung ako yun, baka censure tinanggal ko eh. Oo. Ayun na. Ngayon na niya na-realize yun. Hindi niya alam. Actually, pag unang tingin mo dyan sa student of the tao, isipin mo, hindi malakas kasi iisipin mo, kailangan mo siyang i-assign. Pero pag na-realize mo na hindi mo siya i-assign, ang lakas niyan. Yan na, na-realize niya na yung lakas ng student. Kaso pa nagpa-practice kami ni Aaron, for whatever reason, hindi lumalabas yan sa akin. Buti na lang, stats niya 1-2 lang eh. Actually, parang balance naman eh. Malaki yan, 3 glory yan, pag na-honor yan, ng tabahan yan. Yan lang. Isipin mo, 3, kasi bumangga siya sa shameful, si shameful ka lang, pauwiin mo na siya. Panalo ka na to, tatlong studios, draw 3 cards ka agad yun. Panalo ka pa, honored ka pa. So, Leo, wala pa yung ano mo, yung theory mo na sino ang mas shameful, yun yung matatalo. Hindi, maingat si Stamp, hindi siya umaatak eh. Tanong mo, hindi, ganyan lang yan. Kaya nga. Mamaya magbibidwa na yan si Snap eh.
modified Durdle. Biglang darating yung time niya magawa niya. Kasi alam niya si ang alam niya si PABC lagi 5 eh. Hindi. Ano naman 'yan? Hindi pa ngayon magsi-switch yan maya-maya kasi kailangan hindi ka. Advantage pa rin naman siya sa province. So pwede pa siya mag-bid 5. Sabi nga nila, kung advantage ka sa province, mas malayo naman sa honor. Hindi niya naman mape-pressure 'yan. Ayan na. So lumabas na yung first big boy ni Aaron, si Totori. Na Imperial with 2 Fate. Kaso wala siyang speed ngayon. So parang clouded. Yes. Parang clouded Totori lang yan. So wala siyang favor. Wala siyang favor. Ayan. Well, pwede siya ngayon magkaroon kung paano depende sa parang nalalaroin. Kung hindi ko. Meron mo mabigat na spell si Aaron? Wala. Wala. Display lang. Attachments lang. Pinipin niya yung Fate kay Totori eh. Takot siya na yeah, well, siguro. Si Totori. Five fires. Pero pwede niya na i-tower yung Totori na yan eh. Ayun nga lang, five fires. Lagi may threat ng five fires. Yun. So, yan. Medyo nag-wide na si Snap. Magpupok na yan mamaya. Tapos, ayun. So, kung ikaw naman si Aaron, iisipin mo rin kung mag-a-attack or hindi. Kasi kayang matapos yung game ngayon pag nagkamali ka ng assign or defense. Kasi pwede mag-overcommit ka sa attack tapos ibigay lang sa iyo yung probinsya. Wala ka ng defenders. So, yun yung magiging problema dyan. Actually, yun yung medyo kulang kay Aaron. Pag nawala na yung secluded dun sa ano niya, sa line, sa province niya, medyo hirap na siya kahit sa heroic eh. Wala na siyang ready after. Masyado raw seryoso sabi ni Foy. Papa Proy. Pusahan tayo. Mag-overcommit si si Pabsi. Oh. Pusahan tayo. Greedy kasi. Hindi, meron naman na siyang favorable ground. Oo. Magta-tower na yan. Hindi. Sa bagay pwede niyang gawin dito kasi mag-overcommit siya. Tapos yun. Ibawiin niya. DOP lang niya tapos heroic siya. Pwede ba tumayo ulit yung isang unit niya? Ayan na, shameful. Ayun so na. Hindi, well, meron na siyang unmatched eh, so wala naman siyang pakialam. So, student. Pero may let go. Iniisip ko si student ang babanggal siya. Shameful nga. Ay, di siya pwede mag-trigger si shameful. Uh-huh. Pero pulling lang siya ni student. May favorable ground naman. So, pabalik lang. So, unang play dyan ay student mo paalis. Tapos pag pumasok siya pabalik, saka mo i-let go yung yung unmatched. This is interesting. Pinasok niya yung isa para i-dishonor. Para kumagat pa rin yung shameful. Yan. Naman yan. Pero ang daming cards ni Aaron, 17 and 8. So kaya-kaya niya ikabit yung kanyang Finger of Jade dyan. Tsaka yung sa Shimon dyan. Yan so kung ikaw rin naman. Hindi pwedeng saan? I-target si Totori kahit na hindi siya pwedeng dishonor. Kaya pwede. Cannot. Pwede ba? Pwede. Parang hindi. Pwede. Hindi, so, hindi yan. Tamo. Hindi yan magiging dishonor. Ma-honor lang si student. Kaya nga, ma-honor lang si student. Yun naman ang gusto ni Snap. Tama naman. Ma-honor lang. Ayan. So pwede target si Totori. So it's just a void ring. Hindi naman masyadong masakit yan. So, yun nga, sabi ni Aaron, SH, so pwede niya ipump. So, ang problema sa current deck ni Aaron is, pag hindi pa honored yung tao niya, wala siyang way na i-honor yung tao niya. Outside ng shameful display and ring of fire. So, wala siya ng mga shameful. Ayan na yung cute word. Cute. Inubos niya na eh. Kapag ni Nikki na yung cute. Ayan na. So I think we'll see an Isawa Morisado being used. Tapos mag-e-eject na lang siya. Pero pag nag-eject siya, tama naman. May iwan siya, Dreamer. Dalawa silang aalis. Hindi, pwede na yan dyan. Tapos, we expect a water attack from Snap naman. After nito,
Okay. Ano yung ibig sabihin ng JIC? Ewan ko. Hanap tayo ng card na JIC. Ano daw? Sabi ni Nikki. Hindi natin alam. Yung sinabi si Nikki. Hindi ko na. Juice in ice cream. Ano daw? Sorry. Juice in ice cream daw. Ngayon ko na nabasa. Ano yun? Bakit? Okay, sige na nga. Wala, hindi natin alam. We will never know. Yan, so... Hindi niya pinauwi. Hindi niya talaga cream. Papauwiin yan. Juice in ice cream nga daw. Hindi talaga. JIC. Alam ko lang, JFT. Ay, JTF pala. Alam na raw ni, ano, Nikki. Just in case. We learned something new today. Just in case. For the shortcuts, PABC, lalim. So, delikado to pag nabautong tuturi. Wala ka ng depensa. Susugod si Prodigy on water. So, tada ka mapo-force na mag-defend. Ayun, so yun ay problema niya, di siya maka-honor. Kasi pag hindi siya honored, walang magagawa yung kanyang province. Wala siyang innate honoring cards. Ayan, so ibigatan daw siya. Hindi nag-align ng stars para kay, ano ngayon, kay sa dami kay, ng, sa dami ng hawak niya, hindi pa rin nag-align. Hindi yan, meron yan. Wala hindi siyang, lang niya wala. Gusto yung, ano, situation. Nangyayari. Oo naman. So, yun natin yung deck niya. Tingin ko nandiyan naman okay. Na yung mga klaring mga weapons na nandiyan na. Oo, problema. Oo naman. Tipid-tipid lang. Oo. Kasi itong PABC deck, parang ano na lang, sila pa pwede, ano pa pwede niya ipasok dito. Actually, wala siyang, wala nga siyang so, military pump, no? Bansay, yung bansay ay bansay. Ayun, so may comment si Nikki. So, yung sabi niya, since nag-test sila, nag-test siya ng snap, K-snap simulation daw, ayun. So, yun din napansin daw niya sa deck ni Aaron. So, kahit din marami na siyang cards na hawak, wala masyadong wiggle room for adjustment, especially on defense. Oh, actually, yun din. Mahirap daw walang mic. Yun din yung sinabi ko kay Aaron nung tayo na sabi sa kanya, compared sa deck ni Snap, si Snap, maraming pwedeng galawan si Snap eh. Pwede siya mag-adjust on spot eh. Pwede siya. Oo. Simple nga lang yung deck. Eh, yun yung regular Phoenix deck. Kung hindi na ban yung Q din isa, ay yung, kung hindi na change yung Q din isawa yan eh. Ngayon lang naman naging isawa mo, Resedo yan eh. Pero yun nga, so ayan. So, Banzai, we see Banzai, a counterbound Banzai. And so, nag-pass siya, hindi niya in-eject yung kanyang ano. Ayan. So, nilagyan niya ng studio. So, yung studio, isang malakas na card yan. Kasi, every time na mag-win ng conflict, draw one card. Tapos, pag umalis sincerity, draw one card pa rin. So, value yan. That's a value card which can only be attached to scholars. Ayan na, nag-favorable na siya. So it's still good. So pwede na siyang mag-play siguro ng clarity dito or umuwi. Kasi wala namang innate move in si Aaron. So pwede niya nang iuwi si student para meron siyang malaking pang swing back. Pero kung uuwi lang din talaga si Aaron, no? Bakit pa siya nag-bantay? Tanong mo sa kanya yan. Hindi, pwede naman kasi bakit hindi niya naman ano? Expected na may Banzai din si Snap. Kasi kaya niya naman basagin yan eh. Kaya niya lagyan ng mga bakal-bakal yan and then Banzai. Yung nga lang kasi. Oo, tinipid niya na yung cards. I mean kasi kung kunyari, pag naglalaro ko ng tower, minsan hindi ko kagad, pag alam kong hindi kakayanin or medyo mag-aalanganin ako, hindi ko naman na binabato. Tower naman eh. So, eventually, bibuild naman ako eh. Tsaka doon na parang kunyari, unicorn na it's now or never eh. Pag di mo ginamit yan ngayon, mawawalan ka ng second chance para gawin yan ulit. Kaya parang... Sana all may second chance, no?
Oo nga. Ayan na, yung water. So we expect a water attack by the prodigy. Kulit ng lahi. So we expect a water attack by the prodigy. Yan. Ah, hindi. Wow. Solemn. Poking with water. Takot ma shameful display. Ayan. So we see Aaron's feast or famine. His fire roll. Ayan. So, tama naman. Tama naman yung pag-poke ni Snap kasi either feast or famine, manicured or shameful. So, manicured, eh. Shameful sa bahay, yun na yun. So, sabi ni PABC, censure sa dope, malamang kasi hindi mo tinanggal yung censure sa kamay kanina. Ayan, mahala ka sa buhay mo dyan. Hindi ko nga alam bakit studios yung kinuha niya, eh. So, ewan natin. Pero yun nga. So, obviously, kung pag mag-display siya dyan, masi-censure na yan. So, pag nag-def naman siya, pwedeng mag-eject or pwede pumaayon na. So, iniisip niya na. Ang maganda naman dito, since hindi pa nagagamit yung student of the tao, kung shameful display nga yung nilagay ni Aaron sa kanyang stronghold, matatalo na siya. Pero hindi, matabi pa naman. Mahaba pa yung boxing niyan. Kayang-kaya pa yan. Oo, malayo pa yan. Malayong malayo pa yan. Tama naman. Ayan. Tsaka ano yun, wala rin naman yung mga bow, madali lang mag-poke sa Phoenix, puro Shugenjin, isang against the waves na yun, tatayo na yung mga yan. Ito kasi kay Aaron, ilan ba against the waves na ito? Wala against the waves. Clarity ng pag-asa niya pagtayo tsaka heroic. Tama naman. Makes tapos sense. Sa kimono once in a while. That was unexpected. Although, so, pag nagpoke lang siya. Pag dumikit sa Shimono, masakit si Shimono pag dumikit tapos di mo mapanggal. Bakit? Ano naman, Nikki? Ano naman nangyayari dyan? Ano meron? May diba, ba? Nagko-comment siya kasi humuhugot na naman tayo. Ganun talaga pag umuulan tapos malamig ang panahon. Maraming alaala. Oh, maraming alaala tayong naaalala. Buti pa si Nikki, wala mga mapapait na alaala, no? Kaya di siya makapunod. Ayan, so eto na. So turn na ulit ni Aaron. So meron pa siyang political attack and I expect na magpapasto. Pass conflict na. Oh, mas lalo daw siya hindi mananalo sa poll. Wow, sige. So, sinasabi niya talaga 'yon. Mind games. Hindi. Baka naman, mabait yan si Aaron. Sinasabi niya yan sa kanyang sarili. So, ganyan. Sarili. Ayan, so, sarili in, bonfire. Ano? So good, tas clarity. Ayan. Hindi na kailangan din mag-clarity ni Prodigy eh, kasi andyan na siya. Tapos kung titignan mo yung deck ni Aaron, ang pump lang niya ay court games. Pag na-counter court games, wala. Yun na. So may dalawa pala siyang ornate fan, pero hindi niya ata ulit nare-realize na hindi pa ginagamit yung student. So pag pinamp niya ng pinamp yan, uuwi lang yan. Ayun na. Yun na yung mangyayari doon. Ayun, may cloak. Yes. Wala. Yan. Kaya na, may cloak na. So cloak cannot be target. Yan. Tapos is na, wala lang, magpapas na, ibibigay niya na rin yan eh. So, kaso, ibibigay niya yan, magkakaroon ng ring si, ano, si Aaron, tapos magkakatayo ulit yung story. Pwede na siyang mag-clarity dyan eh. Court games, tas clarity, tas isawa mo rin sa ito. Counter court games lang, para mawala yung honored status. Para hindi mabasag yung shameful. Kasi hanggat di, pag last conflict na yan ni Aaron, so pag di niya yan nabasag, lamang pa rin naman si Snap sa ano. Ayan, so nakita na natin yung kanyang clarity. So, papas pa rin si Snap. So si Snap din, meron siyang pumps. Yung pumps niya, obviously, soup nut. So,
kung mag-supnet siya is 1, 2, 3, 4, plus 4 siya. Dinadraw niya yung counter. Ayan na, tama lang yan. Insensure para dun sa court games is good. Kasi lalaki masyado si Tuturi. Ayan, so si Kitten. Ayan ako yan, nagulo ko nila po ito eh. Sino? Ay, ikaw pala yan. Kala ko, shoutout tayo sa bagong kasama natin na ano. Hindi, ako yan. Nagulo ko lang kasi laptop ko, so kailangan ko makita yung game dito. Sa, lumipat ako sa phone. Okay. Diba, di maayos na nakikita ko na lang. Ayan, so, correct play yung sinensure mo yung pampalaki. Kasi sobrang lalaki yan si Tuturi. Magkakaroon niya ng plus 3 sa printed, plus 3 sa cloak, plus 2 sa isawa Morisado. Yun, na-realize na ni Aero na kulang yung sa honor yung deck niya. Kasi nasa back of shameful lang talaga siya. Kailangan niya nga actually yung tower deck. Kailangan niya ng innate way na mag-honor na sarili niya. Ayan. So, ayan, nag-isip na siya. Ayan na, yung kanyang heroic resolve. Isa-isay niya na ipasok yung mga attachments niya dyan. Kung kaso ang iniisip ko ngayon, 'di ba, may tatlong, syempre may tatlong let go yan si Snap. Eh. Ano kaya sa mga attachments ni Aero ng baba pa siya? Sashimono yan. Sashimono, isa na isa. Oo. Yun naman yung pinaka dangerous doon eh kasi pag pumagat yun masakit. Tapos yun na, Sashimono lang yung heroic resolve, pwede mo namang wag mo nang i-target conditional hanggang magagamit. Eh. Oo. Conditional. So, pag nakadalawa siya, dun mo na gamitin. Else, save for Sashimono. Kasi walang ibang may threat na attachments. Walang parang, walang immediate threat na attachments. Kunyari, mga barge siya, gano'n yun. Pwede mo na kagad na yun. Barge. I-let go yan pagkababa. O kaya, kahit pay with words, yung mga gano'n. Watch Commander. Pero sa deck ni Aaron, wala siyang ano. Wow! Oh, Cloud. Nice play. Gusto ko yun. Cloud the Mind on Prodigy. Yan. Na yung mga nililet go. Feeling ko kasi if hindi pa nagagawa. Hindi, pero hindi niya ile-let go yan hanggang mamaya eh. Le-let go niya yan, tapos na yung conflict. Hindi niya gagamitin yan dyan. Tsaka wala naman threat nung Sashimono na dyan kasi political attack na yan eh. So, basta hindi lang mabasag yung shameful, okay lang na ma-fire. Kasi wala din naman. Tapos, ayun, so meron ka na lang inspired visionary. Ayan, so dalawa na yung kanya unmatched expertise. So tabla na siya. So ang ano din dito, gustong manalo ni Aaron kasi feel ko nasasayangan siya na mag-discard yung unmatched. Madi-discard kasi yung unmatched pag natalo. So ayun. So ito, ornate fan lang, ganyan. Mamaya ay magsusupnat na yan pag ano na talaga. Ayan, so binigay okay, niya. So ito ang mangyayari, ile-let go niya na yung cloud, tas tatayo niya na yan. Tapos attacking, fire siguro. Pero hindi siya nabaw, so pwede rin hindi niya na muna gawin. Hintayin na lang siya na isa pang turn. Matagal pa naman yan. Well, ginawa na niya. Naka-clarity siya. Naka-clarity. Tama naman. Good play naman yun kay Aaron. Tapos nga, good play din yung court yung cloak into court games pero kinancel yung court game, so hindi masyado lumaki kasi mababasag ni Tuturi yung shameful nun pag nagkataon. So tama yung decision is that na i-cancel yung court games mismo. Ayan, so 9 against 6. Ayan na yung shameful. Kung hindi nga shameful or manicured, shameful. Ayan na. Tumama na siya sa shameful. So, ibig sabihin, manicured yung kanya. Ano. Ayan. So, hindi niya alam. So, kasi sinabi ko kay Snap kanina, baka ilagay ni Aaron yung shameful sa ano sa stronghold. Oh. Pero basag na yung manicured. Basag na yung manicured. So, anong natitira dyan? Koroy. Courteous greeting. Courteous greeting na yun nandyan. Ayan. Wow. So, hindi pa gamit yung
student, so oh, haharang siya, i-honor niya yung sarili niya, pero basag na siya. Tapos first player si Snap next turn. So, baka pero makukuha niya yung favor. Baka sa pagkakataon ni Aero mag-honor. Oo, mag-honor na siya dyan. Halang, medyo mahirap pa. Ayun, good play. Cloak of Night para sa Studios. Para sa Studios. Wow, yeah. So, nakapag-adjust na ako. Yan. So, pwede niya nang iuwi yung Prodigy niya. Hindi, may censure pa yan sis na hindi na niya ipiplay. Titipid lang. Tinitipid lang yan. Hindi pa naman importante yan. Ayan, binigay niya na yung ano honor to Turi. Siguro sabi ni Snap, nababorn na ako. Hindi pala kasi nga si Aerong konti. Ayan na. So, ang mangyayari dito, may chance na manalo ng favor itong si Aerong ngayon. So, ayan. Ayan na. Wala na. Hindi na siya mananalo ng favor. Ayan na yung student. Student of the tao. Bakit ka hindi inuwid pinauwi ni si Prodigy? Hindi, ipapasok niya yung student eh, oh. Ano niya na yan. Malaki tong ano, student of the tao eh. Kasi if titignan mo din yung list ni Aaron, wala siyang cards na nag-i-interact sa kalaban masyado. Tower lang. Tapos yun. So, hindi ka scared na ano. Ayan, ganyan na yan. So, ang gagawin lang ni Aaron, pwede siya magkabit-kabit ng mga bagay. Pero mas maraming bakal si Snap na normal na pwedeng ikabit lang. Ayan. Pero mananalo naman siya ng favor. Okay na yan. So, pwede na. Tama naman si Nikki. Dead na yung manicure garden. So, okay. Courteous greeting na lang yung nasa kanyang stronghold. Good clarity for the favor. So, shameful display still breaking. Iko-commit ba niya yung cards in hand niya? Ayun. So, court games para kay... Actually, pwede naman siya mag-against the waves dito pag nakulangan siya sa ano. Nakulangan siya sa... glory para lang ma-retain yung favor control. So, breaking and breaking. Or pwede ipasok yung tadakan niya. Mataas din naman yung faith nun. Ay, yung ano na. Yung kanyang... Mataas mo naman namin yung faith? Glory. Sorry, hindi faith, glory. Mataas yung glory. May tadaka. Mm-hmm. Tadaka tulang, di ba? I mean, kung magbibilangan na sa dulo, ito eh kasi is... 5 na to eh. 5, 6. So, si 6, 7, 1, 2, 3. Pag pwede niya i-against the waves na lang tong student of the tao para ano, para sa kanya pa rin yung, sa kanya pa rin yung favor. Kung gusto niyang ma-retain yung favor, pwede, pero yan na. So, courteous greeting sa final province. Mahirap yung... Snap, okay lang nabigay ko na yung favor eh. Baka may hirap magkaroon ng favor sa tuturi eh. Wala kang magagawa dyan eh. Malalak ka. Malalak ka. Hindi ka mananalo ng conflict bigla. Tapos magreplay lang yan ng mga sashimono. Ipipreplay niya yung mga sashimono. Tapos yan na, nandyan na siya. Unless makakalimutan ulit ni Aaron yun. Pero si Aaron naman, pag nagawa, nakalimutan niya na isang beses. Hindi niya na usually ginagawa. So far, naglalaro kami, hindi niya nakakalimutan yun. Misa nga, yun ang una. Yun, oh. Practice body pala yun, oh. Iba, oh. Kasi sana all may practice body. Sana pag-ulpi. All. Pag-ulpi lang ako. Pag-ulpi lang ako. Total glory count is 5, 6, 7 kasama yung ring. Snap is 1, 2, 3, 4, 5. Parang mali yung bilang ni Snap doon. Against the waves si student para makuha mo yung favor. Unless magpe-pray pa siya ng isa pang ancient master. Ayan, sabi niya lamang pa rin siya. So, against the waves na. Ayan, sinabi niya para fair. Good guy.
good guy. Yeah, tatakot si Hitler yung... Ayun na. Ayun na. Sakto lang yan. Alam na. Alam naman ni Snap yun eh. Binibilang yan. Dalawang ancient master. So, yun nga. Yung isa din sa disadvantage ng tech na Aaron, conflict character lang niya is Tadaka. So, hindi niya, wala na siya mababa. Yan naman ang gusto ko sa Unicorn. Wala kami pakialam sa favor. Bahala ka sa buhay niyo. Ganun talaga buhay. Both players are tied at Glory 7. So, we see here Ancient Master going away. So, yung kanyang inspired visionary, binalik yung studios. Napalitan lang yung studios. So, sige lang. So, nakabunot na siya ng kanyang supnat. Ang laking supnat niyan, 1, 2, 3, 4. And being first player, so, a courteous greeting. Tapos, meron kang secluded online na yung either water or earth. So, we might see here an inferno guard for 2 fate, tapos pass. Yan. So, meron na rin yung Tadaka. So, bid 5 para sure. Tapos, all out. So, pwede ka rin mag-poke muna. Poke ka sa courteous. Kasi, pwede ka rin mag-clarity-clarity dyan. May clarity pa ba? Kina pa naman nababato ni ano, ni Snap. Isa. Si Aaron ay dalawa. Dalawang clarity, dalawang cloak. So halos wala na siyang actions na relevant. Puro bakal-bakal na lang siya. So, ayun na. Pero para di ma-dishonor, sure na di ma-dishonor yung story. Ayan na, may Ichiro na. So, library for everyone. Yay! Ayan na. So, bid 5, bid 5. Ang dami nilang hand. Andyan na yung mga tatlong supnat ni Snap. So, si Satori. So, since may Satori, most probably, pwede ka muna mag-poke kunyari ng ring. Tapos, i-ano, poke ka ng ring, tapos gulatin mo na lang ng supnat pag nagkamali ng defense sa Aaron. Ayan. So, may secluded na siya for ito. So, ayan na. Not for 5 eh, no? Potentially 5. Mm. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 5, plus 5 yan. So sa pole nga, kasi konti lang ang pole pumps eh. So ang laki niya sa pole in total. Poke lang muna siya, tapos tignan niya kung ano mangyayari. So Dreamer or Earth, so telegraphing an Earth, initial Earth poke ng pole para lang may mga humarang siguro. Or will na, pwede naman. So good na lahat. 3. Hindi, poke muna yan. Para ano lang. Buksan lahat on pole. Kaya niyang ano eh. Kaya niyang mag-supnat for F ng malaki. So, yun yung delikado. Poke lang muna para mag-isip din tong isa. Kung anong gagawin. Pero kung si Snap nga naman, mahilig mag-all out yan si Snap eh. All out. Usual. Yan na yung mga usual Snap technique yan. Yan na, all out na. So, totaling 20. Tapos may mga cloak-cloak pa yan. So, si Lol. Aaron ay 1, 2, 3, 4, 5. Plus 12, 7, 12, 13. 13 versus 12 curfews. Yan. So, ni isang province wala siyang nabasa. Oh, kung retire sana, nag-retire na yung mga tao ni Snap. Oo nga. Babay lahat. Hindi naman lahat, pero mababawalan yung kanya. Ayan na, ang problema dyan, may mga clarity, tsaka so tatayo pa itong si Prodigy, tapos maray pa shenanigans sa mangyayari. Oh, si ano pa? Oh, si Inferno, Inferno? Honor lang niya yan. Or pa ulit. Hindi, pang-mill na yan. So, mamaya pa yan. Pull, sorry, pull.
tatlong supnat lang yan, tapos na to. So, yun nga. Walang interaction masyado. So, shout out natin si Maka na nakapindot ng recording ni Marlon. Well, wow, ay sa alas 12 na. Ising pa daw si Tara yung bata. Ayun, okay. So, yes, okay na naman si Nikki. Chismis conflict, tama naman. Tama si Nick. Sabi niya, chismis conflict, so bawal tong si Inferno Guard, bawal tong si Satori. So, yan. So, ang pwede lang ma-play ni Aaron dyan ay court games tsaka clarity. Tapos, yung kanyang clarity ay courteous greeting ba si yung pipili ng babaw? Tatlo. Yung defender, so sakto na yan. Ayan na, censure yung court games. Tapos, aray. Ayan na siya. Mag-start ng mag-play ng cloak tong si Snap dun sa mga owner na tao. Ayan, ornate pa. Na meron ng supnat. Sa 15 cards, tapos 12 na lang yung ano. Yan na naman tayo sa probability, ayaw na natin yan. So, huwag na tayong mag-delve dun sa ano na yun. Pero yung maganda, ayun, so dapat mag-ano na siya, i-cloak niya na to. Na siya. I-cloak niya na itong mga malalaki para hindi na siya ma-courteous greeting. Pero kung may against the waves naman, wala na siyang pakialam. So, niisip pa ni Snap kung paano niya papagandahin yung boxing. So, exciting. 11 cards in hand eh, oh. Pa. Dito na turn 1, turn 2 na dehado si PABC. Lumabas yung mga kailangan niya. Ayan na. So, ibig sabihin, since hindi nagko-cloak si Snap, meron tong against the waves. Gusto lang niyang pagamitin muna. Okay. Mabahayaw. So, binigyan niya na. So ang magkakamali dito si Aaron, i-courteous greeting niya yung ano, i-courteous greeting niya tong Prodigy. Tapos tatayo lang yung Prodigy. So yun na yung mistake niya. Tapos pag nangyari yun, mag-GG na siya. Wow. Laban pa. Laban pa. Yun, bid one. Soup not. Binibait ni Snap yung courteous greeting. Ayaw pa niya eh. Uy. Okay, hindi naman niya matitigil. Kasi kung meron naman against the waves, bakit pa niya binibait pa yung ano? Bakit pa niya binibait? Psychological damage yung tawag dyan. Ayun, against the waves na. Ayun, tamo, binaw niya yan. Ituturo lang yan, wala siya ipi-play na card. Yan na yung psychological damage nun. Mag-GG na yan. Sabi kasi, diba? O, diba? Ayun, cute. Sabi niya, cute. Nakali, o, tamo, sabi ko sa'yo, psychological damage yun eh. Saktong play lang yan. Bully. Diba? Binibait, sabi ko sa'yo, binibait niya yung courteous greeting eh. Tapos, ibabaw niya yung prodigy niyan. Tinelegraph na natin yung move ni Snap na ilang minutes ago. Ay na, so wala. Psychological damage na yun. Good night. GG. Bye-bye. Nice game naman. Lakas.